po yung ano, yung buhay namin po. Na ano po, na ganito lang po kami habang buhay. Tas yung bahay namin, kaunti-kaunti na lang mawawala na talaga yung tatumba na yun, na yung mga dingding nila halos butas-butas na po yan. Kuya Noli, lagi niyong kaagapay. At sa mga adventure, kasama niyo sila. Laging araw-araw maghahatid na saya. Sa kanilang video, kayo ay tumutok. Na kayang lampasan sa buhay, bawat pagsubok. Ayan si Kuya Noli, hatid niya ay vibe. Sa mga di pa kanoli, kayo ay magsasubok. Yo mga kanoli, masayang araw po muli sa atin. Ayan yung mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. All over the world, all over the world kababayan. Yung mga OFW natin, sana ay okay lang po tayo. Ayan. So ngayong araw po kasi mga kanoli, for today's vlog is nandito po si Kabarbers at si Wendy. At bali kasi nagpapaalam si Wendy dahil sa magtatrabaho na raw siya sa, di ko alam kung parting Naga o saan. Mga apat na buwan daw siya mag-stay doon dahil sa meron siyang rason. Ayun po ang alamin natin kung bakit. So sana magsama-sama tayo hanggang sa dulo ng vlog na ito. Alright, let's go! Yo mga kanoli, nandito si Wendy. Ayan. At alamin natin ang kanyang dahilan na kung bakit siya nagpapaalam. Ba't ka nagpapaalam na pala? Kasi po, Kuya Noli, ano? Kasi po, yung bahay namin po, gusto ko po magpaayos. Naawa po sa magulang ko. Mag-iisa lang po yung mama ko. Siya po kami binubuin ng mama ko. Tapos yun po, pinag-isipan ko po mabuti yung in-over sa akin ng trabaho ng dati ko pong amo. Kasi gusto po mag-isa pa ako sa bahay. Naisip ko po yung ano, yung buhay namin po. Na ano po, na ganito na lang po kami habang buhay. Tapos ayaw ko din po kasi umalis kasi po mahirap din po na si mama lang po yung nasa bahay. Wala po siyang katuhang. Kaya tinanggap ko po yung trabaho po para po mapayos ko po yung bahay namin. Kasi po yung bahay namin butas-butas na po. Ang hirap po din po kasi po mag-isip na lang po na nagsasakripisyo sa aming magkakapatid. Yung mga kapatid ko din po wala po silang pinasabaho po. Kaya po napakahirap po sa akin na umalis kasi yung nanay ko po wala pong katuwang. Kasi po yung bahay namin po nakakayaman pong sabihin, butas-butas na po siya. Wala po yung nanay ko mapaayos ng bahay. Tapos yung bahay namin po ay kapag sumaano, nagsakat ka po dun sa amin. Ngayon po yun, nakakaano naman po matulog na yung bahay niya po nagkaganong-ganon na po. Kasi ilang beses ko din po pinag-isipan na huwag umalis. Kasi po inisip ko yung mama ko kahapon po, nasa bahay lang po ako mag-isa. Tapos iniisip ko po na lalaki po po kami ng ganito na lang. Paano namin po masusuklian yung sakripisyo ng magulang namin. Kaya po nung ano, sabi ko po maalis ako, ayaw po ng mama ko. Tapos sinabi ko lang po na ay pag napayos ko na po yung ano, yung bahay namin, uuwi naman na din po ako. Ang hirap po kasi po, gusto lang ko yun. Inatawa ko lang po yung problema namin. Pero hirap na hirap din po kami. Yung papa ko po wala na po. Matagal na po siyang wala. Nahihirapan din po ako pag tuwing nakikita ko yung bahay namin na ganun na lang. Iniisip ko po saan po ako kuha ng pang ganun dun pang paayos. Kaya ito yung pong opportunity po na ito na tumawag po yung amo ko. Ganun po sa dati kong tinatrabuhan, tinanggap ko na lang po. Para po mapaayos ko po yung bahay namin. Kaya po sumasama ako, ikaw ang kihig. Sa pinsan ko po na si Jukil. Kasi po, sabi nila po, ano daw po, ang akin lang naman po kapag
naging success po si Kabarbs, alam ko po na meron din ako dun. Pero inisip ko din po na matagal pa po yun. Tapos ano pa, siguro kaka pwede mo na ako magtrabaho. Grabe kuya, hirap na hirap po mami. Kaya nung nagpapaalam po ako sa inyo, parang hindi ako makatingin sa inyo. Opo, tama po kayo na. Nasa lagang po kong trabaho, pero yung isip ko po nandito. Kasi inisip ko po yung mama ko. Hirap po nang ano, nang walang katuwang sa buhay. Matagal ko na po itong tinatala ko niya. Tinatawa ko na lang po para po hindi masyado masakit sa isipin. Paano yung pagbablog ni Kuya Joel? Yun na nga po yung kuya. Ayaw ko din po siya kuya iwan kasi po alam ko po na di niya pa po siguro kaya mag-vlog mag-isa. Pero kinausap ko naman po siya. Tinanong ko siya kung okay lang po ba na iwan ko muna po siya kahit apat na buwan lang para po. Sabi ko po sa kanya kapag nakabili na po si mama ng pandingding sa bahay namin tapos yung sa CR namin, uuwi naman na din po ako, sabi niya sa akin. Tapos kanina po pagpunta namin dito, nagpaparinig po siya na wala na daw po siyang kasama pagbablog. Ayaw ko din po talaga umalis kasi na po inisip po po yung ano, bahay namin. Ano yung pang-araw-araw niyo sa bahay niyo? Ano lang po, naglalaba po si mama. Labada? Opo. Tapos kapag ano po, nagkukuha na lang po doon sa labada niya para po makabili po kami ng pang-araw-araw. Tapos minsan naman po yung kapatid ko nagpapadala po kay mama. Pero di pa naman po yung sapat para sa pang-araw-araw namin. Ang hirap kasi kuya yung ano, makita mo yung magulang ko na naghihirap na wala ka magawa. Ay, pinag-aaral pa po si mama yung bunso namin. Ang hirap talaga po niya. Nahirapan ka magbalanse dahil magtatrabaho ka, pero maiiwan mo man dito yung dalawa, si mama mo sa kasi kuya Joel. Opo. Nagyakit po yung nanay mama ko, nagsabi po na paano na daw po si Joel. Ang sinabi ko naman po na ano, yung rason ko po kung bakit po ako aalis. Kasi kuya, ano, matagal na po yung bahay minggat niyan. Wala po kasing pera si mama pang paayos niyan. Tapos ano po, pag nagpupunta po dyan mga klasiko or barkada, sinasabi ko po na ano na, pasensya na kayo sa bahay namin kasi tagilid na po siya kuya. Tapos pag nagagalaw ka po, nag-yuyo po siya. Wala din po kasi mama, pero pang paayos. So ayun mga kanoli, pero kung papipiliin ka, halimbawa, hindi natin masabi, baka may tumulong sa inyo. Paano kung may tumulong sa inyo, tutuloy ka ba dun sa Naga o hindi na? Hindi na po. Kasi susuli mo na lang yung pera. Opo, sabi ko na lang po na ano na, hindi ko po kaya iwan sila mama dito. Tapos ano po, sabi ko na lang po na pasensya na po. Kasi po ko na ayaw ko talaga po niya kung nalit. At yung nakikita ko si mama si Joel, para po nakakapag-isip na yung tao pong nakasama mo na. Tapos hindi, kahit di naman po sabihin ni Joel, alam ko po na ayaw niya din po ako paalisin. Ay, ito po, nagano po kami, nag-hutor-mutor po kami para po mabanding din yung utak ko. Kasi hirap-hirap po yan. Ayan, mahirap talaga mag-desisyon pagka kagaya niyan. Napakahirap manimbang. Mahirap talaga yan. Ang una po yan, di ko po masabi kay Joel na yung amo ko po ay magano po, pinapabalik po ako. Tapos nung nalakasan nung po yung loob ko kasi po nagpa-vlog din po siya nung sa motor niya. Tapos sabi niya parang tahimik daw po ako. Sabi ko, dun po sinabi ko na nag-chat po yung amo ko na tumatawag na bumalik na daw ako dun. Pero bago po ako nagtanggap nun, pinag-isipan ko po. Tapos yun na po, nagpadala po siya ng pumasaya po punta dun. Kaya mamaya po maalis na ako. Ayan mga kanuli, si Wendy at ito ay mga ilang araw na lang natin nakakasama at nakakasalamuha dito mga kanuli. At ayan na nga, nahihirapan siyang manimbang kung alin ang pipiliin niya, mag-stay dito o magtrabaho.
nagtatrabaho siya para maipagawa yung kanilang bahay dahil sa tagilid na daw at sira po yata yung dingding pati yung CR. So sa kabila doon, nagtatrabaho siya, pero iniisip niya naman yung maiiwan niya dito, lalong-lalo na yung kanyang nanay. Dahil sa mag-isa na lang, may mga kasama naman sa bahay, kaya lang hindi ko alam kung ano yung iniintindi niya. Siguro baka gusto niya nang laging tulungan yung kanyang nanay dahil sa naglalabada nga para kumita. So ayun mga kanuli, puntahan natin yung kanilang bahay para makita rin natin yung sitwasyon doon sa kanilang bahay. Ayan ko yung Joel, dahil nga sa talagang close na close kayo ni Wendy, una, kasama mo sa pag-vlog, dahil siyempre bilang baguhan kagaya mo, siyempre mahirap pang mag-vlog na mag-vlog sa maraming tao, lalong-lalo na pag mag-isa pa lang. So paano yan na si Wendy ay, yun nga, trabaho na sa Naga? Kaya Noli, may iba po kasi wala na sa akin magkakamera, wala pa naman ako kanya, isaya sa kanya ng, may tutulong. Namumroblema rin nga po ako na kamera woman at sa kanyang may siyempre pangungunahan niya na muna yung pangailangan ng pamilya niya. Yun nga, sabi niya magtatrabaho muna siguro ako para makatulong sa pamilya ko. Yung bahay namin kaunting-kaunti na lang, mawawala na talaga yung tutumba na yun, yung mga dingding nila halos butas-butas na, kuya, makikita mo. At yun, mga rin yung mga poste noon, halos kinain na ng sisi, yun, maputol na. Ayun, sabi ko, naintindihan ko naman ikaw, Wendy, na sige, unahin mo na muna yung pamilya mo. Siguro, balik na lang ikaw pag mayroon na sahod si Kabarbers at para makatulong-tulong na rin ako sa iyo. At nag-umpisa pa naman ako sa pag-YouTube. Ngayon, sabi ko, pasensya ka na ngayon. Magtsatsaga sa Kabarbers para makatulong ako sa pamilya niya at sa pamilya ko at sa ibang mga tao pagdating ng panahon. Yung kuya, naintindihan ko naman siya kung anong desisyon niya. Yan po. Hindi mo mamimiss si Wendy? Siyempre po, mamimiss ko siya kasi close kaming dalawa. Sa close, magpinsan at halos buong araw ko siya nakasama. Ngayon nga po, at kung sabi ko nga sa kanya, ako ayaw kitang paalisin dito, pero wala naman choice. Wala pa akong may tutulong sa iyo. Kung gusto mo talagang kaya kung magtrabaho, kuya, sundin mo yung para makatulong ko sa tatanay. Yung nanay niya kayo, kuya, wala na rin asawa, matagal ng panahon na. Kulang naman yung kinikita nila. Yung mga hindi po nakakalam, mahirap lang po talaga. Pinsan po kuya siya. Alam po. Okay. Yung kuya, yun. Yung mga kanuli, eto, papunta na po tayo sa bahay ni, sa bahay ni Wendy. At dito po ay, malapit po sila dito sa Pantalan. Ayan. At ang mga kapitbahay niya, Kabarbers, at si Guapits, si Kaanggi. Ayan po ang mga kapitbahay niya dito. At kasama natin si Sunny Parson, mga kanuli. Ayan. At nandito si? Yan mga kayoyo natin dyan, magandang hapon po. Nandito po tayo sa bahay nila Kuya Joel, Kabarbers. So, yun at kanina pa po kami dito naghihintay. So, ayun at nandito na po sila kasama po si Kuya Noli. Alright.
Sige, punta muna kami dito. Alright, eto mga kanulay, let's go. At pumunta tayo sa bahay nila Wendy. Ayan mga kanulay. At eto mga kanulay, yan pala yung bahay nila Wendy. Yan ang bahay nila, Kuya Barbers. Ayan pala mga kanulay, yung yero. Ayan, at ito yung kanilang terrace. Ay, oo. Ang ilalim kasi ng mga kanulay, dagat. Ayun, sira na pala yung mga ano, yung mga poste sa ilalim. Bris-bris na lang pala ang ano rito. Ang gumagana. Yan, so daan-daan po tayo. Pasok tayo mga kanuli. Yan. Ayan. Oy. Ay, oo nga. Delikado na rin pala talagang bumagsak. Wala nga kaming makirika ng bahay. Ayan. So yan po ang kanilang atang ano. Bisan, CR. Yan. At ito ang kanilang loob. Ayan si Wendy. Samok-samok. Yan. Mm. Ay, umauga-uga nga oh. Ayun po nga, pag lumalakad si Wendy talaga. Ayan. Kala mo ay mabagsak na. Oo. Ay mga kanuli, oh, kagaya nito. Ako malaglag ka dyan, kuya. Ako, trending. Ayan. Ayan. Sira-sira na talaga, kuya. Ay mga kanuli. Pero ang yero din sana siya, kaya lang, yung ilalim talaga, yung pundasyon. Ayan po. Paano yung mga kawin na yun? Saan kayo bumibili? Binili mo po yan, kuya, nung ano, nung mayroon akong pera, saka yung anak ko nagpadala sa akin. Magkano isa niyan pag binibili nyo? 25 po ang isa. 25 pesos? Po. O, ngayon, magkano isa niyan? Iwan ko lang po kung magkano niyan yung isa ngayon. Ah. Dahil ayan, mahirap na po talaga dito yung mga kahoy. Oh. Yan po ako bumili nga sa taas noon. Taon, matagal na yun? Tagal na po, kaya ganyan na ang ano, dahil wala naman po akong pera. Kaya ito naman po mga anak ko, mga lalaki naman, wala naman hanap buhay na maganda. Kaya nga ito, magtatrabaho dahil daw dito sa bahay. Mm. Sabi ko, sige lang. Dahil ito, nagtutulo na oh. Mga anuli butas. Lang po kami dito dahil wala naman kaming matitirika ng bahay. Yun. Kaya po, sabi ko sa kanila, pasensya na kayo dahil wala naman kayong papa. Ay, talagang ganyan ang buhay namin. Basta sabi ko, mabuhay tayo. May sarili tayong kahit kunting bahay, kahit ganito kuya, o mayroon lang kami matulugan. Yun, pag umuulan, dito kami. Dahil ito, tumutulo na po ay, sa kabila. Sa kabilang bahagi, ay oo, tumutulo. Kasi butas-butas nga rin. Yun po. Ayun, may kurtina na yan, Bob. Tumutulo ano rin yan? Dyan. Tumutulo po yan dyan. Sige lang, sige lang. Andyan lang po yung mga damit namin. Nasa urukan ko po linagay para hindi siya mabasa. Yun po. Ay, paano yan si Wendy? Ano? Magtatrabaho daw po siya dahil dito ay yung ano po namin no, paikot po yan, butas-butas na yan. Kahit po doon tingnan nyo, butas na yan o, may pinag-ano lang po ako dyan ng kapirasong yero para kami mapisip. Eh paano yan si Wendy na magtatrabaho na? Ano sa pakiramdam mo? Ay, sabi ko nga po, maiwanan niya si Kabarbers. Sabi ko kung mayroon lang akong ano, hindi ko yan talaga papatalisin dito. Dahil naawa naman ako sa Kabarbers dahil wala naman siyang kasama. Ay talaga ito ang kasama niya palagi. Para hindi ko nga paalisin. Sabi ko nga ni Kuya, para hindi na siya umalis dahil kawawa naman ni Kabarbers, walang kasama. Yun nga, sabi niya, Mama, kung hindi ako magtatrabaho, ganito na lang ang bahay natin. Ayun nga, nag-uuga Kuya pag lumalakad umuuga siya. Umuuga nga eh. Umuuga tapos po. Kayo pala, naglalabada lang, no? Umpo. Ayun mga kanuli, umuuga talaga? Ayun, sumakit ka Kuya. Dahil pag natutulog kami, sabi ko, baka naglilindol. Ito pala si Wendy. Ito mga kanuli, yan ang to ang lagayan nila ng mga ayun pa po sa kabila. Mga damit-damit. Diyan ko na lang pinaglagay, kuya, yung mga damit namin na iba. Ay! Ayun pa! Aba, sikado ay! Ay, ma! Malaglag niya. Mala, oh. Tingnan mo. Hindi ka pwedeng humakbang dito mga kanuli ng diretso. Talaga mag-iingat-ingat ka. Talagang nagtyaga lang kami, kuya. Oo. Talagang butas-butas na yan. Tapos ito mga kanuli, yung dingding nila. Mayroon po yan kuyang yero. May yero daw, pero ano na rin, ay. Oo. Yuyug-yug. Ayun, kuya, o. Pero tara lang yan ang bagyo, pinaglagyan lang namin. Ay! Ubutas talaga! Ah! Nabulusat ako mga kanuli. Iyan. Oh, yan ang delikado lalo na paggabi. Iyan.
Ayan, Wendy. Talagang, ano pala talaga ang bahay nyo? Ay, may mga ano-ano. May mga nakasahod na ano doon, oh. May mga nakasahod na ano ng soft drinks. Para hindi pumunta rito yung ano. Tubig. Pag umuulan mga kanuli dito, sila sa gilid na to. Tapos yung nasa taas, tinakpan ng sako. Ayan, kaya ganun kahirap mamili, ganun kahirap magdesisyon. Kaya nabibigatan si Wendy. Para nasugatan yata yung paa ko. Kaya, ang bigat magdesisyon talaga. Kasi dalawa ang binabalance niya eh. Una-una yung bahay. Hmm. Si Kabarbers. Kahirap na Wendy. Iwanin daw niya si Kabarbers. Parang ayaw umalis. Kawawa daw ni Kabarbers, walang kasama. Mm. Parang mabigat yung kalooban niyang umalis. Ilang poste ba yan, te? Ilang poste itong ilalim niyo? Ay, siyempre, pagpapalitan niyo, lahat yan siguro papalitan, no? Iyan po. Sabi ko nga, kuya, kung magkano ako ng pera, alis muna kami dito. Kung kami matira sa bahay ng anak kong kahit kung maliit lang. Mm. Sabi ko, dahil, ito nga, oh. Mm. Ako na lang magat, kuya, ano? Yun nga po, pinag-anohan ko lang ng ano, para yung mga anak ko, para hindi mabasa na masyadong ulan. Mm. Pag umulan talaga kuya, nandito lang kami. Oh. Matagal nyo na ba tinitiis to na ganito? Opo, dahil wala naman po akong asawa, yung lumaki po na bata ay... Ayan, pwede ka magsabi sa mga viewers ni Kanoli, baka may makatulong sa inyo. At kung sino naman po maawa sa amin, itong bahay ko, oh. Nagtitiis lang po kami dahil yung mga anak ko, para sa anak ko. Napayak pati ako ng bahay namin, umuuga. Tintiisan lang na po namin kung saan yung walang tulo, doon po kami natutulog mag-iina. Wala kami na lang naman po. Kawawa naman anak ko, alis daw dahil magtatrabaho. Sabi ko, kawawa naman ni Kabarbers kung iwanan niya. Parang mabigat ang kalooban ni Winding umalis dito. Ano oras ba alis mo? Alas 3 po ng umaga, kuya. Mamaya po nga. Ah, mamaya madaling araw. Umiyak naman si Winding mga kanuli. Talagang ayaw niya umalis, talaga. Iwanan niya si Kabarbers. Hmm. Dahil kung nasaan si Kabarbers, talaga nandoon siya, kuya. Mm. Kahit hindi ko naman po nga pinag-ano siya dito ng kahit mag-ano dito sa bahay. Mm. Dahil hindi naman niya pwedeng maiwanan si Kabarbers. Mm. Here pa si kuya para ano kuya. Nahirapan daw. Hindi, siyempre masaya ka na dito eh. Nasanay ka na eh. Yung nga, pinadala na siyang 500. Sabi ko, kung ayaw niya pumunta doon, isa uli na lang niya yung 500. Dahil kawawa na. Awa nga siya kay Kabarbers na iwanan niya. Mahirap din kasi na magtatrabaho siya pero hindi siya masaya. Umpo. Parang ang hirap eh. Umpo talaga. Parang di bali na sigurong ganito-ganito lang yung bahay niyo. At least masaya kayo. Iyo po. Mga magkasakit ka pa sa puso nun. Tingnan mo. O, delikado yun. Iyo po nga nun. Sabi niya, baka magkasakit siya sa puso dun. Sabi niya sa aking kuya, mama, kung hindi lang dito sa bahay, hindi daw siya magtatrabaho dahil kawawa naman daw ni Kabarbers. Mm. Dahil kung nasaan po daw si Kabarbers, nandun siya. Ayun mga kanuli, ayan. At ito, daan-daan tayo. Ayun mga kanuli, yan. Wala na talaga yung dingding nila. At nasa bukaan na pa naman kayo, pag humangin, sigurado yung bahay niyo talaga. Diyan talaga ang tatamaan. Ay, buti kung nandito kayo sa bandang gitna-gitna. Malakas po ang hangin sa kaulan. Tumatabi kayo kasi delikado. Dito po kami sila. Oo. Delikado baka bumagsak. Oo po. Dahil sa galaw lang sa lakad niya ni Windy, parang lumilindo lang ba. Alright mga kanuli, ito ay ang bigat talaga ng aking kalooban. Dahil sa nakakasama namin si Windy. Alright. So ito, meron akong challenge kay Windy. Ganito na lang. Mag-vlog siya. Ang kikitain ng vlog niya, i-upload ko sa channel ko, mapupunta sa kanya. Huwag ka na umalis, Wendy. Yun na lang. Salamat po. Yun na lang. Salamat po. Habang nandito pa ako, mag-vlog siya, i-upload ko sa YouTube ko. Ang kikitain nun, mapunta sa kanya. Yun na lang siguro kasi hindi ko naman talaga kayang ipagawa yung bahay nila. At least meron na siyang kikitain na aros ka magiging katumbas din nung isang buwan niya doon. Ayan, so saka na natin isipin yung mga susunod na buwan. Importante, ngayon lang muna. So yun na lang nga po kuya, hindi na lang po ako matutuloy kasi po magbablog na lang po ako at ayaw ko din po talaga umalis. Kaya dun, isasauli ko na lang po siguro yung pera mamaya. Ipadala ko na lang po ulit kasi po kanina lang po pinatala.
And ipaliwanag ko na lang po sa kanya kung bakit, ano po yung dahilan ko kung bakit hindi na ba ako tutuloy. Pero okay ba sa'yo yung offer ni Kanuli? Baka mamaya, hindi. Ah. Okay naman po. Mas mabuti nga po yun ko yan. So ayan mga Kanuli, pag nag-upload po itong si Wendy dito sa aking channel, ay baka pwedeng suportahan po natin. At malay natin, baka maganda yung swelduhin niya para maipagawa yung kanilang bahay. O kasi wala pa tayong kasiguraduhan na may papagawa dyan. At siyempre, ang ating mga sponsor ay may mga kanikanilang gastusin. So yun na lang muna po siguro for the meantime. Ayan, happy? Happy po kuya. Happy? Happy kuya. Happy? Happy po, happy. Sana si ka-barbers, masakit pa yung pa ako. Sana ka-barbers, anong sabi mo sa offer ko kay ano? Kay Wendy? Mas maganda yung kuya kasi ano kahit konti makaka ano makatulong at hindi na siya alis, hindi na masasakit yung kalooban niya. Sabi ko nga wala pa naman akong maitutulong sa ngayon, pero kung darating yung panahon na kaya ko na siyang tulungan, mas maganda. Pero ano ngayon? Next month pa yun, Wendy. Sa pag nag-vlog ka February 2022 hanggang 25 doon papasok yung kung may vlog ka. Right? All right. Siya si Kuya Noli, masiyahin, mabait, palabiro at siya ay matulungin.